Hello! Ito na naman si Nanay Maria. So, pakita ko sa inyo ang aking inihaw na manok. Yeah. Ito sana ang aking gagawin business sa Pilipinas. Parang, anong tawag dito? Andok. Yeah. Very juicy. Sarap. Medyo maanghang lang. Ang sana'y uuwi. At ako'y magbubukas ng negosyo. Para ako na may investment. Kanya oh. Ang ganda, hindi siya dry. Magbubukas ako ng kaingaan. Mare mo, may bumili. Ang gusto ko sana yung take away. Kung gusto naman nila yung kumain, di? Maglagay akong lamesa. Ito yung spinach. Niluto sa bawang. Saka asin. Pero hindi over ko. Kasi ang spinach, pwede mo naman kainin ng hilaw. O, ganyan. Gusto ng asawa ko ito. Gusto niya yung ihaw na yan. Meron lang timing. Pag sa oven, para hindi mag-dry. Kaya hanap buhay ko nung una. Magsisimula kami ng alas 4 hanggang alas 10 sa umaga. Meron akong almusalan. Tapos ang almusala ko hanggang alas 9. Pagkatapos noon, naglalabas naman ako ng mga manok. Pantinda. Parang may nipalengke. Yun. Tapos yung tira, binabarbecue ko na para sa gabi. Kaya nakakaubog kami. Kumbaga saan na yun? Iba yung umaga, yung almusal, manok din. Yun ay arroz caldo, mane, kakabihon. Tapos sa pagdating na alas 10, ginagawa ko ng parang mini palengke. Hanggang alas 11:30. Tapos yung tira, ipamarinate ko na.
Iyon ang aking barbecue sa gabi. Tinda. Hindi lang manok. Baboy. Barbecue baboy. Kilala ako sa amin noon. Masarap ako magtimpla. Yung mga bodyguard ni Mayor sa akin nabili noon. Si Mayor meron mga ilang gamba di gabi meron ni Mayor ng pakarami. Pero wala silang mga barel. Mga bodyguard. May mga dentista. Magbibigas. Napunta sila sa akin. Maanda pa. Nagbubukas ako alas 4, nagsisimula na ako magluto. Tapos, yung mga tambay sa kanto, napunta na sa akin. May dala pang unan. Nahiga sila doon sa mga basilya. Doon sa loob ng aking tindahan. Hindi sila yung naghihintay. Habang ako nagluluto, naroon sila. Tuwan-tuwa naman ako. Kasi magdilim pa yung alas 4. Bukas na yung tindahan. Hindi, siyempre, pag napunta mga yan doon, doon nahiga. Hindi ako may kasama, parang bodyguard. Ang palayo ako yung baby. Sabihin nila, baby, anong oras maluluto? Sabi ko, may aming kong naroon ka ng kape, sabi nila. Ako'y wala. Hindi gagawa ako kung gusto. Tapos, pagluto na, upo na sila. Ginagawa nila higaan yung mga silya ko. Mabait naman ako. Yun yung mga mabababang tao. Hindi naman ako. Kahit mabababa sila, hindi nag-aaral. Hindi ako. Plano. Tinatao ko mga yan. Tapos, mabait. Kita sila sa akin. Iistoryahan nila ako. Mga idea. Business. Pansan nila ako, baby. Ito ako sa iyo. Ako yung mag-iisda. Bibla ko ng isda sa Manila. Sa ang ganda o nga. Nung una nakaganyan ako. Kasama ko nanay ko. Namimili kami yung isda. Tapos sinusupply namin sa palengke sa mga mag-iisda. Malaki rin pagkakitaan mo. Ang sarap. Parang yung sa Pilipinas ng mga andos. Hindi naman tuyo. Gusto nga ang asawa ko. Nabait sa akin ng mga nung ako may asawa pa noon, sa unang ex. Magbabait yung mga tambay sa amin. Lagi akong naistoryahan. Napunta sa tindahan. Binibigyan nila akong idea. Na pwede yung pagkakataan mo lang. Garlic the Christmas. Pagkakakitaan. Namimiss ko rin yun. Ay, bata pa. Matatanda na. Yung iba matatanda. Kasi nila sa akin yung kung paano umaman yung kanilang mga ama. Kasi kasama sila eh. Yung iba sa kanila, pahinante, driver. So, kita nila kung paano ang ikot ng negosyo. Ang amo nila. Sinashare nila sa akin.
Basta ulit na ulit. Nagustuhan yung bukyo. Nilulo. Pero kung may move, magnanegosyo ako na yan. Barbecue. Sana mag-click.